Pinaka-paborito kong bayan, syempre, yung Bulacan. Kasi iba yung dinaanan namin. So, ang daming mga lugar na hindi ko pa nadaanan, hindi ko pa nakita before. Bukod sa chill lang yung daanan, napapaligiran ka ng mga fish ponds. Punta kami sa Malolos. So, ang daming familiar na places. Ayun. Tsaka, doon kami nag-breakfast. First stop over. The best. Saan ako pinaka-nahirapan? Doon sa bago mag-stop over sa bike shop sa Malolos. Kasi hindi ako komportable. Yun yung naisip ko. Kapag kailangan kong i-go through yung buong ride sa ganitong sitwasyon, hindi ko siya kayang tapusin ng masaya. Oh my goodness. Bike packing, motherfuckers. Inerbis ako dun, bro. Anong part yung nagustuhan kong stopover along the way? Noon sa may Minalim, Pampanga. Kasi mapuno siya, tapos malilim. And yung tindahan na pinag-stopoveran namin, yung mga bait yung mga tapos. Pinaka na bad trip ako talaga dun sa my dead end. Kasi napakahaba nun, tapos babalik pa. Ayun. Pero okay lang naman. Pero nakaka-bad trip. As in, well, actually, hindi nakaka-bad trip. Nakakapagod yung babalik. Parang wala na akong lakas. Kasi, shit. Dito na naman. Okay. Some part ako medyo bad trip talaga. Nung lunchtime na kasi ang init-init na, and then wala kaming mahanap na karinderya kasi 12 noon na pa lang, pero
parang ubos na lahat ng pagkain ng karinderya sa may Pampanga. Yung pinaka nagustuhan kong stopover, yung sa may buko juice. Kasi ang sarap ng buko juice. At saka, ang bait ng ate at saka ng kuya. Saan ako nahirapan dun sa part na ng Hermosa, Bataan. Kasi yun na yung may ahon. And yung time na yun, wala nang masyadong energy kasi nga hapon na. And ilang oras na rin kami nagbabike. Thanks. Ayun, tsaka yung second favorite ko ay yung bago lumiko papunta sa terminal ng Balanga. Kasi alam ko malapit na kami matapos sa ride at malapit na kami sumakay ng jeep. At yun yung pinaka-komportable kong inupuan sa may mga damo. Yun, ang sarap ng pagkakaupo ko doon. Anong feeling na kinaya mo yung Manila to Bataan? Sakto lang. Charot. Siyempre may feeling kasi kahit ako hindi ko in-expect na makakaya ko yon. Kasi ang benchmark ko talaga before this is yung Tagaytay, which is mas mahirap. So very rewarding and fulfilling at the same time. Yung feeling na kinaya ko, yung Manila to Bataan, ibang klase kung ma-explain yung pakiramdam. Para siyang yung usual ko, yung mga takbo ko na munti ko ng sukuan. Habang nag-ride, naisip ko na lang, shit, bakit ko ba ito binagawa? Bakit ko ba pinapahirapan yung sarili ko? Pero kapag naiisip mo, naiisip ko yung pakiramdam after ko siya matapos, yung satisfaction, napaka-rewarding, napaka-ramdam. Iba klase. Iba. Magpapasalamat lang talaga ikaw dahil meron kang lakas na mag-participate sa ganung activity at matapos yung ganung klaseng dive. Diba? Thank you dahil meron kang ganung lakas. Salamat dahil may mga tao na tumulong sa'yo nung matapos yun. Kasi kung mag-isa ako, definitely hindi ko siya magagawa. Ayun. I'm sure mas maraming nakatapos nung ride mo ganun. Na mas malakas, mas mabilis. In
a much better condition than me, than us, pero bakit ikukumpara yung sarili ko, diba? Iba to. Iba. Hindi ko ma-explain. Ibang klase. Ayun. Siyempre, kasi hindi pa namin nakagunan yung Las Casas at saka yung Lahar. So, hashtag Lahar 2020 pa. Yeah! Tapos tatanungin mo kung gusto ko pang umulit? Siyempre! Of course! See you next year, diba? Well, di pa natin alam kung saan. Pero sana, sa time na yun, makapag-swimming na tayo na mas maayos. Mas may ensayo na ako. Hindi na ako masyadong pabigat. Ayun. Pero there, definitely mauulit. Hindi ito yung last. Then fly to home. But if you wanna travel, then go alone.